Alright, mga kauto. Good morning po sa inyo lahat. At dito naman tayo, mga kauto, may bago tayong project na gagawin, no, mga kauto. Ang ito, mga kauto, ay break ng Google. Ito ay malakas ang tagas, mga kauto. Ay nawala ng preno. So, pag niyayapakan mo yung kanyang brake pedal, lumulusot na yung kanyang brake pedal, mga kauto. So, ito pala ay nagamit ng ating driver sa pagbiyahe. So, bali, nawalan daw siya ng preno bigla. So, ayun, na-check natin ngayon, kanyang sa harapan na preno ay nagkalik ang dalawang harapan. So, ayan, mga kauto, ito yung ano niya, harapan na brake. Ayan, nakikita nyo, basa yung kanyang brake drum. Ito yung brake drum niya, mga kauto. So, basa. So, napakalakas ng kanyang leak. Lalo na dun sa harap, nakikita nyo, dun sa kabilang harap. Ayun, nakikita nyo, tumutulo talaga siya. Ayun. Ayun, nakikita nyo. Ayun. Tumutulo siya, mga kauto. Ayun. Tumutulo siya. Maubos na yung fluid niya. Ayan, o. O. So, ito yung sa kabila side. Ayan, o. Basang-basa din. So, ito, mga kauto, ang ating gagawin. So, samahan niyo ako, mga kauto. So, ayun, mga kauto. Paglasin na natin. So, ayun. Napakalakas ng leak niya, mga kauto. Nakikita nyo. Ayun, ah. So, leak na siya. So, kaya pala, minsan, umi-slide yung ating preno. Kasi gawa nga ng basa na siya sa loob. So, ito ang papalitan natin, mga kauto. Yung kanyang repair kit. Yung pinakang repair kit niya, yung rubber niya sa, no, rubber cup niya sa piston niya ng secondary. So, dito na siya nag-leak. So, titingnan din natin yung piston niya kung na meron ng damage, mga kauto. Ito pala, mga kauto, tips lang para sa inyo, sa mga katulad natin mga kamekaniko, na para maiwasan ang pag-leak dito, mga kauto, ay panatilihin natin na nililinis ang ating brake. Kasi usually, kaya nag-leak to, ay matagal na din siyang naging hindi nalinis. Kaya mapapansin nyo na nagputik na siya. Kumbaga, yung pinakang carbon niya, ng lining niya, yung lining ng brake show natin, ay naiipon dito sa loob. So, ang nangyayari, mga kauto, kapag naipon yan sa loob, ang ating brake show na napudpod, yun ang magiging cause ng pag-leak ng ating brake. Kasi meron siyang yung mga lining niya pumapasok sa loob. Yung mga naputpot na lining ay pumapasok dun sa loob. Yun ang nagiging cause niyan. Kaya nagkakamero tayo ng leak sa ating brake. So, ayun, mga kauto. Tanggalin natin ito. So, ayun, mga kauto. Ayun, mga kauto, tanggalin na natin ito para makunan na natin ang parts. So, tapos gagawin natin dito, mga kauto, lilinisin natin ito. Lilinisin natin ito ng diesel. So, para malinis natin ito. So, para bago natin ibalik. Kasi ipadry natin. Dry natin para ano natin ang ano. Naibalik natin. So, ayun, mga kauto, tanggalin natin ito. First step, mga kauto, tanggalin natin itong lock niya. Ito may lock dito with spring. So, tanggalin natin dito. Kita natin ang player. So, ito yun. Yung lock niya, mga kauto, with spring. So, lagyan natin dito sa loob.
para hindi ma ano, hindi mawala. So tapos tanggal natin yung pinakang spring niya. Okay. Tanggal natin yung spring mga kaoto. Tapos tanggalin natin to. Ayos naman tatanggalin. Ayan. Tagalin muna natin yung lock sa taas para matanggal natin buo. Ayan. Tagalin natin yung lock. Isa pang lock. Yung dalawa yung lock niya. So, tagalin natin itong ano niya. Ayan. Tagalin na rin. So, saka natin tanggalin to. So, ayan. Tanggalin natin siya mga kaoto. So, ayan. So, napakadumi niya mga kaoto. Ito yung brake show mga kaoto. Ito yung pinakang brake show niya. So, lilinisin natin yung dalawa na to. Sama yung doon sa kabila. So, tapos ito mga kaoto, tanggalin natin yung kanyang piston. Saka yung cup niya. Piston cup niya. Tanggalin natin. So, so, ayun. So, ayun, mga kaoto. This is the one leaking, mga kaoto. So ito yung kanyang rubber cup mga kaoto. Ito. Ito yung rubber cup niya mga kaoto. So ito yung piston niya. So palitan natin ang rubber cup. There is rubber cup there. Can you check that? Yeah, just get a take out. So ayun mga kaoto, ito yung rubber cup niya. Nanggalan natin. So pakunin natin yung tawa natin ng rubber cup sa cardboard. I will take out the so, ito yung housing niya mga kaoto. Ito yung piston. So, tinanggal natin yung rubber cup dito. Dito nakalagay yung rubber cup mga kaoto. Dito. So, ayun. Natanggal naman natin itong isang side mga kaoto. So yun mga kaoto, tanggalan natin. So grabe mga kaoto, sobrang dumi niya. Kaya nag-leak siya. So tulad yan na sinasabi ko sa inyo mga kaoto. At panatilihin natin na maging malinis yung ating brake show o brake pad. Kasi yan yung nagpo-cause ng usually ng ingay, ng pagsira ng ating piston sa ating mga rubber cup. Kasi usually yan, nagbo-bounce yan mga kaoto. So nagtaas-baba yung posisyon yan itong ano na to. So ito yung nagtumutulak ng ating fluid. Itong kanyang cup, itong piston cup niya mga kaoto, yan. So kung tawagin yan sa ibang mga kamikaniko natin mga kaoto ay repair kit. Pero kung tawagin naman to sa ibang tawag ay rubber cup. So ito ang tawag dito. So, ito yung tumutulak ng piston natin mga kaoto. So,
So kung magka-problema to mga kauto, ang fluid natin hindi na siya full na may tutulak lahat. So ang mangyayari, lalabas siya dito sa pagitan ng ating rubber cap dito. So dito dadaan ang fluid. So dito siya tutulo. Yan ang magiging cause niya ng pagtulo hanggang sa katagalan mapupuno ang ating brake drum. So yun ang magko-cause ng slide ang ating brake. So hindi kakapit ang brake natin sa kadahilan ng na basa na ang ating brake shoe. Kasi kaya hindi siya nagkumakapit ang preno natin. So ito yung naging cause din niya, kaya nawalan yung preno. At una sa lahat na talagang walang preno siya kasi may leak yung ating rubber cap, yung ating secondary na ating brake. So ayun. So ayun mga kauto. Kaya ang suggest ko sa inyo mga kauto na panatili natin maging malinis ang ating brake pad or brake shoe. Kasi yan yung ating pinaka-importante sa ating sasakyan. Lalo kung bumabiyahe tayo ng mga long distance, talagang napaka-importante ng brake sa ating sasakyan. Lalo na kung nag-long distance tayo mga kauto. So ayun. Sana may natutunan kayo sa aking vlog na to. At sana may apply nyo din sa mga baguhan dyan na nagme-mekaniko, ay sana makatulong ito sa inyo, itong video na ito. Kung napadaan kayo sa aking video na ito, ay huwag nyo naman kalimutan na mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mag-update video sa mga video na aking i-upload mga kauto. So ayun mga kauto, ito pakita ko sa inyo mga kauto, kaya ayan, sobrang lumiyo. Ayan. So makikita nyo mga kauto, ito ang nag-cause ng pag-leaking. Siyempre, tatama yan dun sa ating rubber cap, dun sa side ng ating rubber cap dito. So, kung maipon yan dyan, yan, hanggang sa binibreak mo yan, nakaganyan na siya, pag binibreak mo yan mga kauto, ang ating rubber cap magagasgas. Hanggang sa magasgas yan, mawala na ang kanyang, hindi niya na matulak ng rubber cap ang kanyang brake fluid. Kumbaga, nagkakamero na siya ng hangin. Kaya, nawawala yung ating preno. Ayan, mga kauto. Nakikita nyo, napakadumi. Iyan ang dahilan na hindi nalilinis ang ating brake. Ang ating mga brake, mga kauto. Ayan. So, dumudumi siya. So, minsan mga kauto, may napapansin kayo lalo na kung sa brake pad, pag hindi siya nalilinis, kapag nagpipreno kayo, maririnig nyo, may tumutunog na kumaganon siya, mga kauto. So, meaning, ito yung yung mga dumi din ang nagiging cause ng ating pag-ingay ng preno, ng ating brake shoe. So, kaya panatili natin maging malinis mga kauto. So, ayun. So, kunin natin yung ating magiging parts. So, update ko kayo mga kauto mamaya pag may parts na tayo na nakuha. So, ayun. So, ayun mga kauto. Tanggalin ko itong isang rubber cap para maging sample natin mga kauto. So, ayun. Ito mga kauto. So, linisan muna natin. Tapos, kunin natin yung kuha tayo ng parts. So, ito magiging sample natin mga kauto. So, ayun. Update ko kayo mga kauto mamaya. So, bye-bye muna.